Maaari ko malampasan pa nila. At ang sabi ko sa kanya nung tinext niya ako, salamat na text mo ako. Dahil marami kang prophesy na natupad na at marami nang natutupad. At nung sinabi niya, babalik po muli ako dyan. Eh sabi ko, welcome ka. Sapagat ayaw na ayaw ko na yung mga pinaprophesy mo ay hindi ka kasama. Ang hirap nun. Isipin mo, nagluto ka ng masarap na pagkain, pinakain mo sila, ikaw hindi kumain. Ano yun? Isipin mo yun. Ikaw ang nagtanim, ang nagbayo at ang nagsaing, nang maluto at iba ang kumain. Ano yun? Kaya gusto ko sabihin sa lahat, lingkod ng Diyos, nakasama mo kami sa paghihirap at mga pagtitiis. Nakasama mo kami sa mga pananala at mga pag-aayuno. Nakasama mo kami sa bigayan ng mga malalaki. Kung humamon ka, hindi lang tithes, hindi lang offerings, first fruits pa. Humahamon ka pa ng mga malalaking bigayan. Halos itodo mo na, halos kunin mo ng lahat yung sa amin para ibigay sa Panginoon. Ano naman yung sa amin? At sasagot ang Panginoon, walang nag-iwan ng kanyang bahay, ng kanyang bukirin, ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga kapatid, maging ng mga kanyang kasintahan, ng kanyang mga iniibig, iniirog, pinamahal, sinisinta ka FB at ka Twitter at ka Tumblr. Walang mag-iiwan ng lahat-lahat ang hindi pagpapalain ng Panginoon ng 100 doble. At ang sabi ng Panginoon, mag-aaroon kayo ng buhay na hanggang hindi lang rito magundoon sa langit. Naunawaan po ba natin? Kaya maaaring nagtatanong ang marami. Marami kami mga pagtitiis. Ano naman nakatakalaan para sa amin? Eh, nakatamang limutin ka ng Diyos. Sabi nga ng kapatid, pinag-pray yung ganito, nalimutan ko na. Pero sumagot ang Diyos, ako rin eh. At to tell you the truth, ang dami ko pinag-pray na nalimutan ko na rin. Na hunti-hunti dumarating, ay, answer prayer, ito pala yung pinag-pray ko noon. Sabi nga ng Panginoon ng ating mga luha sa aklat ng awit, iniipon niya yan sa bangsabote. Amen? Hindi niya nililimot yan sa aklat ng Malakay. Meron doon tinatawag na Book of Remembrance. Not just the Book of Life, but Book of Remembrance. Sabi ng mga Israelita noong unang panahon, ano, parang walang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos. Parang walang kabuluhan, kasama ron ang tithes and offerings. At ang sabi nga noon ng Panginoon, hindi. Temple ka, makikita mo ang kaibahan ng totoong naglilingkod sa Diyos at ang mga totoong hindi naglilingkod kay Kristo. Amen po ba? Naunawaan po ba natin mga minamahal? So, nasabi ng Panginoon, hingin mo sa akin, pakisabi, hingin. Hingin. Hingin mo sa akin. Hingin mo sa akin ang mga bansa at ibibigay ko bilang iyong mana, maging ang dulo ng daigdig bilang iyong pag-aari, possession. Actually, sa Bible, walang claim eh. Walang claim. Claim your healing. Walang claim sa Bible. Possess. Possess your healing. Magandang pakinggan yung claim, pero wala sa Bible yung claim. Possess. Possess. Yan ang sinasabi ng Bible, as in possess. Sakupin mo. Kung paano yung mga demonyo pinoposes yung mga tao, no? Hindi ko lang alam kung gaano katotoo yun. Kasi hindi pa naman ako bata pa ako nung panahon ng Beatles. Pero yung mga Beatles daw na yan, Rolling Stones, kaya daw sumikat, they sold their souls sa devil. I don't know kung gaano katotoo yun. Dahil hindi ko pa naman hinabol yung Beatles. Bata pa kasi ako. Amen po ba? So, mga minamahal, tingnan natin sa Isaiah 49:6. Tingnan natin. He says, it is too small a thing for you to be my servant. Yeah, nakikinig po ba tayo? No. To restore the tribes of Jacob, and bring back those of Israel I have kept. I will also make you a light for the Gentiles, that my salvation may reach to the ends of the earth. Ang ganda na sinabi sa Isaiah 49:6. Ang tagal ko na itong quiet time. No? Ang yung sabi sa Isaiah 49:6, napakaliit na bagay.
na ang Pilipinas ay iligtas mo lang. Ang mga evangelist, nililigtas ang Pilipinas. Ang mga guro ay tinuturuan ang Pilipinas. Amen po ba? Ang mga pastor ay pinapastoran ang Pilipinas. Ang mga propeta ay ginagabayan ang Pilipinas. Pero ang mga apostol ay dinadala ang Pilipinas sa kanyang high calling and perfect destiny in Christ. Yan po ang pagkakaiwan ng mga na apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Yan po ang malaking pagkakaiwan niya. At ang sabi ganoon dito, napakaliit, napakaliit na bagay na ang bansang Hakob or Israel ang ay masahod mo lamang. Ang sabi ganoon, I will also make you a light for the Gentiles. Gagawin kitang ilaw at tanglaw ng mga Hintil. Alam mo, a long, long time ago, umaattend ako sa mga gawain ni Dr. Maurice Lulo. Hindi yun live, ano lang yun, video lang yun. Very active akong dumadalo. Paulit-ulit akong kinakausap ng Diyos. At one time, kinausap ako ng Lord, sabi sa akin ng Lord, si Dr. Maurice Lulo, a prophet and apostle of God, hindi maghihina ang anointing niya. His seriousness for God will not fade, will not subside. No? Pero siya, ito ang sinabi sa akin ng Panginoon, pero darating ang time, tatanda na siya. At sa kanyang pagtanda, marami pa siyang gagawin, hindi niya na magagawa. Kaya ang sabi sa akin ng Panginoon, on that day, get ready. Pinapag-ready ng Panginoon para palitan si Dr. Maurice Rulo. And one time, I was invited na tumalo ng anniversary sa Doneta. Kamakailan lang. Sa VIP tayo dumaan. Sa VIP room na, VIP area tayo dumaan. In-escortan tayo ng dalawang motor. In-escortan tayo ang papasok sa loob. Tinirin tayo as VIP. Pinaupo tayo sa maayos na upuan. Ilagay